Magandang araw po sa lahat. Ito po si Enzo Recto. Ginawa po namin itong video message na ito sa harap po ng ipinapatupad ngayon na lockdown, pangunahin po sa National Capital Region o sa Metro Manila. Ngayon po ang unang araw ng pagkapatupad nito. Ang epekto po ng lockdown na ito ay hindi lang naman sa Metro Manila nararamdaman. Maging sa mga probinsya, sa mga syudad at mga bayan, tulad ngayon sa amin dito sa Bicol, nararamdaman na rin ang epekto ng lockdown na ito. Ano nga ba ang pagtingin natin sa sinasagawang lockdown na ito? Una po, mahalagang mailinaw natin na hindi tayo tutol sa lockdown. Hindi tayo tutol sa mga hakbangin na ginagawa ng gobyerno para harapin o solusyunan itong problema sa coronavirus o sa COVID-19. Kailangan talagang harapin ito dahil seryoso itong problema sa ating bansa. Kaya nga po, kung kailangan talaga ang lockdown sa ating bansa, dapat ang mga mamamayan ay suportahan ito. Kaya nga lamang, marami kasing mga nangyayari, nakikita natin na sa pagpapatupad ng lockdown na ito, hindi kasiguruhan, hindi katiyakan, kundi mas maraming kalituhan, kaguluhan at mga katanungan ang lumilitaw. Una, sa tawag na lamang dito, lito na ang bayan. Ano ba talaga ito? Community quarantine? Lockdown? O martial law? Nang mag-press conference si Presidente Duterte, ang madalas niyang binabanggit ito ay community quarantine. Pero habang pinapaluanag niya ang nilalaman ng community quarantine, lumalabas na hindi lang ito simpleng quarantine, kundi lockdown. Kaya nga, mismong sa press conference, tinanggap na mismo ni Duterte na ano pa man ang tawag dito, ito ay lockdown. Ngayon, ang tanong, paano ba ang lockdown na ito? Paano isasagawa? Bago ito nagsimula, may mga tanong na. Ang mga lalabag ba ay aarestuhin? Dito pa lang magulo na ang sagot ng mga officials ng ating gobyerno. Sabi ni NCRPO, ang chief ng police ng National Capital Region, si General Sinas, ang sino mang violator ng isasagawang lockdown ay aarestuhin. Kaagad naman itong kinontra ng Secretary ng Department of Justice, si Secretary Guevara. Sabi niya, hindi naman pwedeng aristuhin kagad-agad. So dito pa lang malabo na. Ang sunod na katanungan, paano ba ang mga galing sa mga lugar na karatig o kalapit ng Maynila? Yung mga empleyado o mga trabahador na nakatira sa mga kalapit na bayan o probinsya ng Metro Manila, pero ang trabaho nila ay sa Manila. Dito ay magkaiba na naman ang paliwanag. Ang sabi ng DTI, mas maganda na ang mga workers or employees na nakatira sa labas ng Maynila ay pansamantala sa loob ng isang buwan. Doon na muna tumira sa Manila. Sabi rin ng DTI, yun namang mga vendors, yung mga nagtitinda sa Manila na yun ang kinalang kinabubuhay, baka naman daw pwedeng doon na muna magtinda sa labas ng Manila. Dito pa lang makikita natin, para bagang napakadali lang gawin na kung ikaw ay nakatira sa labas ng Metro Manila, tapos nagtrabaho ka sa Manila, bigla sa buwang ito maghahanap ka. Sa loob ng isang buwan maghahanap ka ng matitirhan sa Manila. Unang-una, hindi ganun kadali maghanap. Pangalawa, mga mahulugan ito ng dagdag gastos. Kakarampot na nga ang sweldo nila, maghahanapin mo pa ng matitirhan sa Manila. Ganun din itong mga vendors, itong mga nagtitinda sa mga bangketa. Hindi naman ganun kadali na doon na sila bigla magtitinda sa labas ng Metro Manila. Kaya dito nakikita natin na insensitive, hindi pinag-isipan itong tinatawag nating lockdown. Nang magsimula na ang lockdown, lalong mas nakita na magulo. Maraming mga kababayan natin na para hindi abutin ng lockdown, nagpilit na lumabas mula sa Manila, nagpilit silang lumabas para umuwi sa kanilang probinsya. Dito nakita natin ang magulo na naman.
kasi nagsisiksikan sa mga terminal, nagsisiksikan sa mga airport, pero wala namang mga thermal scanner, wala namang mga test para yung mga pauwi ng probinsya ay matukoy na. Baka sila mismo na pauwi ng probinsya ay infected na ng COVID-19. Walang ganong mga pasilidad, walang mga ganong pamamaraan. Ang isa pa, nang ipinasusunod na ang lockdown, maraming mga checkpoints ang itinayo. Pero yung mga managmaman, yung mga nagtumatao sa mga checkpoints, mga militar, mga pulis, walang mga protective na mga gears o gamit. Ibig sabihin, paano kung sa proseso ng pag-i-inspeksyon itong mga pulis at mga militar ay mayroon silang na inspeksyon. Usually, ang ginagawa nila, kinukuha ang ID, kinukuha ng mga dokumento ng pagkakatinadlan. Paano kung habang kinakausap nila ito, ito palang kinakausap nila o ini-inspeksyon, ay mayroon ng sakit ng COVID-19, di malilipat yan doon sa pulis o sa militar na nagmaman ng checkpoint. At dahil hindi niya alam na mayroon na rin pala siyang na-infect na din pala yung pulis at saka militar, yung mga tao na mga susunod na tatanungin nila, i-imbestigahan, ay malilipat na rin sa kanila yung infection. So nagpapakita dito na bara-bara, hindi handa ang ating autoridad dito sa pinapasunod na lockdown. Ang mas malala pa nito, ilalockdown mo ang Metro Manila. Magiging selective ang pagtrabaho kasi ay na-advise ng DTI at saka ng Department of Labor and Employment sa mga employers o mga negosyante na magbawas ng mga tao hanggang saan matira na lang sa kanilang mga negosyo o pabrika o planta ay mga skeletal force na lang. Ang tanong, paano yung mga walang trabaho? Malinaw naman natin ang pinapasunod yung ng dole, yung patakaran na no work, no pay. Kawawa ito kasi wala namang wala namang may-ari ng negosyo na magsisweldo sa isang trabahador o sa isang empleyado na hindi nagtrabaho. Paano yung mga nabubuhay lang sa isang kahig, isang tuka? Paano yung mga nabubuhay sa mga squatter sa Metro Manila na ang kanilang kakainin sa araw-araw ay hinahanap nila? Paano sila maghahanap ng buhay? Paano ang kanilang pagkain sa loob ng isang buwang lockdown? Ito ang maraming mga katanungan na hindi malinaw. Kaya, sa nakikita natin, itong lockdown, bukod sa magulo, hindi malinaw, bara-bara. Hindi malinaw din kung paano ang mga mahihirap na maapektahan ito. Mabuti na lang yung mga mayayaman. Ang mga mayayaman, kapag sinabi mong mag-quarantine sila sa loob ng bahay, manatili na lang muna sa mga bahay, bihira na lang sila lumabas, kaya ito ng mga mayayaman kasi mayroon silang pambili ng mga pagkain. Kahit pa sa isa, dalawa o tatlong buwan. Pero paano yung mga mahihirap? Ang ating mga congressman at ating mga senador, tapos na ang kanilang kanilang session. Nag-recess na sila. Babalik sila sa May 4 na. Pero bago sila nag-recess, wala man lang pinasa ang Senado at ang House of Representatives na social legislation measures para man lang matulungan itong mga apektuhan ng lockdown. Siyempre, wala naman kasing problema sa mga congressmen. Wala naman problema sa mga senador. May pera sila, masarap ang kanilang buhay, pero hindi man lang nila inisip paano yung mga tao maapektuhan nitong lockdown o quarantine. Makikita natin dito, walang malinaw na coordination ng executive branch sa legislative. Kasi kung may malinaw na coordination ng executive branch, ang presidente, ipapatawag niya muna ang mga officials ng Congress, ng House of Representatives at ng Senate, at ipapakita sa kanila na bago sila mag-recess, magpasa na muna ng mga social legislation measures para makatulong na kung sikaling ipatupad na ang lockdown, ay hindi mahihirapan ang mga tao. Kaya lang po sa kabuuan, ang makikita talaga natin, ang solusyon na ipinapatupad ng gobyerno ni Presidente Duterte ay solusyong militar. Makikita natin yan sa mga kalye, karamihan mga pulis saka mga militar, hindi mga doktor, hindi mga health workers. So ang mindset ng gobyernong ito, ang solusyon sa coronavirus, sa COVID-19, ay military solution, hindi medical solution. Dito pa lang po malina. Kasi ang ibang mga bansa,
tulad ng South Korea, Taiwan at Hong Kong, na nagkaroon rin ng mga kaso ng coronavirus, na-control nila ang kanilang problema sa COVID-19, hindi gamit ang mga militar, hindi gamit ang mga tangke, hindi gamit ang mga pulis, ang gamit nila ay mga doctors, mga nurses at mga health workers. Ang dala ng mga doctors, ng mga health workers ay mga testing kits. Nagtayo sila ng maraming mga testing centers para matest ng mabilisan ang mga pinaghinalaang na infect ng COVID-19. Kahit ang mga militar at pulis nila pinagdamit ng mga suit, pinagginamit sa pag-disinfect ng mga lugar, hindi baril, hindi tangke. Dito sa atin, sa halip na mapanatag ang loob ng mga tao, ay natatakot. Ano nga ba ito? Quarantine? Lockdown? O martial law? Yan po ang malaking katanungan. Pangalawa, ang problema kasi natin, budget. Alam natin na para maging matagumpay itong pagharap sa coronavirus o dito sa COVID-19, kailangan bumili ang gobyerno ng maraming mga testing kits. Kailangan magtayo ng mga testing centers. Ang problema, tinapyasan ang budget ng Department of Health. Alam naman natin kung anong nangyari sa ating Department of Health. Binawasan ng malaking budget. Sa katunayan po, ang nangyari sa atin, ang PGH na lamang nitong 2020, 456 million ang binawas sa budget ng Philippine General Hospital. Iyan po ay dahil, ang sabi, nagtitipid ang gobyerno. Dahil dito, inaasahan natin na hindi makakatulong ng malaki ang PGH kasi kung ganun kalaki ang budget na binawas, 456 million. Ganun din ang Department of Health. Ngayong 2020, binawasan ito ng 10% mula sa dating budget nito, ito ay ginawa na lamang 88.26 billion. Kaya malaki pong problema. Kasi kung ang budget ng Department of Health ay ganun ang binawas, tapos ngayon, ganito ang problema natin kinakaharap, ang problema sa coronavirus, problemado ang ating Department of Health. Samantala, nasaan ang malaking budget natin? Ang malaking budget natin ay nasa intelligence at confidential funds. Ang intelligence fund ng opisina ni Presidente Duterte, intelligence and confidential funds ay 4.5 billion. Ngayon, kung itong confidential fund na ito, itong intelligence fund na 4.5 billion, ay ibibili na ng mga testing kits. I-realign ito, gamitin na para harapin ang coronavirus, itong COVID-19. Ang mangyayari sa atin, magiging epektibo ang pagharap ng gobyerno. So yan ang kailangan natin gawin sa ngayon. Ang panawagan po natin, dapat medical na solusyon, hindi military solusyon. Ang malaking budget, kung tinapyasan ang Department of Health, may panahon pa para yung malaking budget ay i-realign galing sa intelligence at confidential funds na 4.5 billion ng presidente. I-realign ito para magamit na sa health, sa paglaban dito sa coronavirus. Diyan kailangan na umaksyon ang ating Kongreso. Ang isa pa, selective may pinipili itong lockdown na ito. Bakit linalockdown ng Metro Manila? Bakit pinagbabawalang lumabas-pasok sa Metro Manila ang mga Pilipino? Pero itong mga galing sa China ng mga eroplano ay libreng pumasok at lumabas sa Pilipinas. So dito, nakikita natin na may pinapaboran, may tinitingnan ang gobyernong ito. Nag-lockdown nga ang Metro Manila, pero yung mga in-check na mga manggagawa sa mga pugo ay exempted sa lockdown. Kaya dito po pumapasok ang galit ng mga Pilipino. Bakit ang gobyernong ito, samantalang hinihigpitan ang sarili niyang mamamayan, pero itong mga Chino, mga Chinese, ay malayo niyang pinapalabas-pasok sa ating bayan. Samantalang, ang China ang pinagmulan ng coronavirus na ito. Yan po ang mga bagay
na mga dapat sagutin ng gobyerno nito. Inuulit po natin, hindi tayo kontra sa lockdown. Hindi tayo kontra sa pagharap dito sa problema sa coronavirus o sa COVID-19. Pero, ang mga pinaliwanag po natin ay mga legitimate na mga concerns. Huwag po natin itong tingnan na bilang isipin natin na tayo'y panay na lang mali ang nakikita sa gobyerno. Tulad po ng nasabi natin, nakikiisa tayo na dapat harapin ang problema sa COVID-19, sa coronavirus. Pero ang sinabi po natin, ang mga pinaliwanag po natin, sabihin nga po natin, hindi po ba tama naman ang ating mga katanungan? Tama naman ang ating mga sinabi? Ito po si Enzo Rector. Nananawagan po kami sa ating mga mamamayan. Sa nangyayari pong ito, ipaabot natin ang ating mga boses, suportahan natin ang pagharap sa COVID-19 o sa coronavirus. Pero ang solusyon po ay hindi military solution, medical solution. Ang budget po ng Department of Health dapat po dagdagan para may magamit sa pagharap dito. Ang budget sa intelligence at confidential fund ng presidente, i-realign. Ang mga pork barrel ng mga congressmen, i-realign, gamitin na dito. At ang lockdown, hindi lang dapat sa mga Pilipino. Kahit dapat ang mga Chinese, hindi na dapat pinapalapas-pasok sa ating bansa. Para po may pakita natin na walang pinipili ang gobyerno nito sa lockdown na ipinapatupad na ito. Sa darating pong Miyerkules, March 18, sa social media, alas 5 po ng hapon, magkakaroon tayo ng pagkalampag sa social media. Lumahok po tayo sa isasagawang pagboses ng mga Pilipino. Kaugnay po dito sa lockdown o community quarantine nito. Iboses po natin ang ating mga nararamdaman upang tamang maharap ang problema ng coronavirus. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Enzo Rector.